dito. Kapag kapit niya dito, iikot na ngayon yung propeller doon sa dulo. Yan. Welcome, welcome ulit mga boss. Ngayon, mag-DIY tayo kung paano tayo magpalit ng clutch lining ng Kawasaki TD40 natin. So, grass cutter. Kita ko sa inyo. So, tatanggalin lang natin to. Gamit yung Allen wrench. May free Allen wrench naman na binigay pagkabili natin. So, yung sa tools na libre. So, ito, may kasamang Allen wrench to. Yan. Tanggalin lang natin to, apat. 1, 2, 3, and 4. So, yan. Dali lang. So, yan. Pwede rin, kaya na sa kamay yan. Kakamayin natin. Tawagan na natin yung dalawa. Tawagan na natin yung apat na screw. So, pull lang natin. So, ito na siya. So, tatanggalin natin itong dalawa. Check natin ha. Kung parehas ba? So, yan. So, nakita nyo. Yan, wala na oh. Napudpud na. Hindi pantay yung pagkaka ano niya. So, ito rin. Wala. Ito rin. Ubus na siya. So, wala nang lining. So, kita nyo yung difference. So, makapal. So, yan. Wala na talaga. Bakal na. Yan oh. So, masagad na sa bakal. So, gamitin lang natin tong try natin to kung kasya. So, kasya naman. Luwagan natin. Di siya pwede. Kasi sumasabay sa ikot eh. Hmm? Ano ha? Okay lang. Natin. Ayan, no? Hirapan tayo. So, ang gawin natin, kuha tayo ng piece or string. Tapos, tatanggalin natin tong spark plug. So, tanggalin natin yung spark plug muna mga boss ha. Hilain lang natin to pull. Pull. Tapos, gamit ito. Pwede natin counterclockwise. Yeah. Counterclockwise. Tapos pag maliwag na, pwede na nating kamayin. Ayan. Tapos, check na natin. So, nasa ilalim yung ano na yan? Piston natin. So, pasok natin to. Pasok na natin yung lubid sa butas. Okay? Mga 1 meter na ano siguro. Ang logic nito mga boss, para yung piston mag-stack siya. Hindi siya gagalaw. So, itira natin to. Tali lang natin to. Secure. Na ito gamitin ko ito na lang number 17 counterclockwise. Ah, yeah. So may washer to mga boss ha, huwag kalimutang ibalik. So, ayan.
Ayan, pwede na nating tanggalin. So ayan, no. May washer na nahulog, mga boss. So may washer pala ito sa ilalim. So ayan, nilinisin lang natin gamit yung brush. So ayan, mga boss. Malinis na. Ito may lining pa to. Dito bakal na. So dapat natin palitan yung clutch natin, mga boss, kasi kakainin niya tong dito sa brake drum natin. Ay clutch drum. So siya, oh. Kung napansin niyo, may ano na siya, eh. Dali, ah. Yan. May hiwa na, oh. Kinain na ng bakal. So pag nasira to, papalitan na naman natin 'yan. So buti na lang na agapan natin. So bumili tayo ng bago. So ayan, okay na yung washer, dalawa. Patong natin 'to. Yan. Tapos lagay natin yung bolt. Dapat may washer 'yan, mga boss, ha. So ayan. Clockwise. Na nating higpitan. Lagay natin yung sa kabila. Ganun din, may washer. So, ayan, pwede natin higpitan. Siguraduhin lang natin na mahigpit na siya. Yan. So ayan, napalitan na natin. So ang concept nito, mga boss, para tong scooter, eh. Pag malakas yung ng gasolina, aano to siya, o-open, mag-o-open tong clutch natin. Tapos kakapit na siya dito sa drum. Dito, kapag kapit niya dito, iikot na ngayon yung propeller doon sa dulo. Ayan, oh, magalaw. So yun, eh. Ito yung clutch drum. Mga concept nun. So yan, tapos na tayo. Pwede na nating tanggalin tong lubid. Ito, ito. So, ngat lang natin. Pull natin to. Yan. Balik na natin yung spark plug. So bago natin ibalik, lilinisin muna natin to. Yan na, mga boss. So, tinanggal ko lang yung itim-itim sa spark plug natin. So pwede na nating ibalik. Oh, clockwise. Tapos spark plug range. Ito na rin. Tamang higpit lang, mga boss, ha. Yan, so okay na siya. Balik natin. Yan, okay na. Pwede na nating ikabit ito sa kanyang body. Kakabit na natin. So itong drum natin, ito siya, dapat nasa loob tong clutch lining. Ayan. So ayan, pag secure na, pwede na nating i-bolt. So balik natin yung bolt. Huwag muna nating higpitan. So, apat na piraso yun. Na natin. Tamang higpit lang, mga boss, at baka masira yung thread. Kasi alloy kasi yan. So, ayan. Okay na. So, marunong na tayo ngayong magpalit ng clutch.